Magandang araw mga kaibigan. Welcome kayong lahat sa channel kung saan marami kayong matututuhan. Kaya subscribe lamang po para sa mas marami pang videos sa hinaharap. Kasama niyo ako, Jericho Digamos, at ngayon ay sama-sama nating alamin ang kasaysayan ni Fernando de Magallanes at ang pinakaunang paglalayag paikot sa daigdig. Ito ang una sa tatlong bahagi ng serye tungkol kay Fernando de Magallanes at tatalakayin natin ngayon ang mga pangyayari sa kanyang buhay at kung paano nabigyang pansin ang minimithi niyang paglalayag. Inaanyayahan ko rin kayong panoorin ang ikalawa at ikatlong bahagi nito para malaman ang mga susunod na nangyari sa kanyang buhay. Nasa description ng video na ito ang mga link para sa mga gustong manood. Sa wikang Ingles, kilala natin siya sa pangalang Ferdinand Magellan. Pero sa wikang Portuges, ang talagang pangalan niya ay Fernão de Magalhães. Sa wikang Espanyol, kilala siya bilang si Fernando de Magallanes. Si Fernando de Magallanes ay isinilang sa hilagang bahagi ng Portugal noong mga taong 1480. Bagaman maraming ulat ang bumabanggit na ito ay sa Sabrosa, may mga nagsasabi rin na sa Porto siya isinilang. Ang pamilyang Magallanes ay mga miyembro ng Maharlika. Halimbawa, ang kanyang ama na si Rodrigo ay isang kabalyero at humawak din ng mga posisyon sa korte at sa gobyerno. Dahil nga mula sa Maharlikang angkan, noong binatilyo na si Magallanes, pagkamatay ng kanyang mga magulang, tinawag siya para maglingkod bilang pahe o alalay ng reyna na nooy si Reyna Leonor na asawa ni Haring John II ng Portugal. 10 taong gulang siya noong panahong iyon at nag-aaral na siya tungkol sa astronomiya, paglalakbay at pagguhit ng mga mapa. Mga kaalamang talagang magagamit niya sa darating na mga taon ng kanyang buhay. Pagsapit ng 1495, namatay si Haring John II at pumalit ang duking si Manuel sa trono ng Portugal. Sa kabila ng mga pangyayaring ito, nagpatuloy pa rin siya sa paglilingkod bilang pahe ng palasyo. Noong Marso ng taong 1505, pinahintulutan ni Haring Manuel si Magallanes sa kagustuhan nitong maglayag. Edad 25 na siya noon at nagpalista siya para sumama sa Armadas de la India. Isa itong armadong plota na binubuo ng 22 barko at 1,500 sundalo na papuntang Portuguese India. Lahat ng ito ay para matagumpay na makarating at mailuklok si Francisco de Almeida bilang viceroy doon. Nanatili si Magallanes doon sa loob ng 8 taon kung saan nakasali siya sa ilang mga labanan na naglalayong makuha ang pamamahala sa kalakalan ng espesya o spices mula sa ibang mga negosyante gaya ng mga Arabe. Nang sumunod na mga taon, nakasama rin siya sa patuloy na paglalayag pasilangan. Halimbawa, kasama siya sa mga tauhan ng sakupin ng mga Portuges ang lungsod ng Malacca noong 1511, bahagi ito ng Malaysia sa modernong panahon. Dito niya kinuha bilang alalay ang isang kabataang Malay na nagngangalang Enrique at isinama niya ito sa kanyang pagbalik sa Portugal noong 1513. Bago ito, posible rin na nakapaglayag si Magallanes hanggang sa mga isla ng Molucas na tinatawag din na Spice Islands. Bahagi naman ito ng Indonesia sa modernong panahon. Paglipas ng ilang mga buwan, nakasali siya sa labanan ng Azemmour sa Morocco. Sa labanan ito, si Magallanes ay malubhang nasugatan sa tuhod na ang epekto ay buong buhay niyang tiniis. Naakusahan din siya ng ilegal na pakikipagkalakalan sa mga Muslim ng Iberian Peninsula at bagaman napatunayang hindi ito totoo, dumaan ang maraming panahon na walang ibinibigay sa kanyang trabaho. Tila binaliwala ang lahat ng kanyang mga naunang mga nagawa, sakripisyo at kagitingan. Hiniling din niya kay Haring Manuel na dagdagan ang kanyang pensyon pero hindi siya pinagbigyan. Hiniling din niya sa hari na pondohan ng isang ekspedisyong pakanluran para marating ang Spice Islands pero paulit-ulit siyang tinanggihan. Kaya noong 1517, matapos ang pakikipagtalo kay Haring Manuel, nilisan ng dismayadong si Magallanes ang Portugal at nagpas siyang magtungo ng Espanya. Narating niya ang lungsod ng Sevilla sa Espanya noong October 20, 1517 at paglipas ng ilang buwan, nakasama niya roon si Ruy Faleiro na isa ring Portuges. Naging kaibigan din niya ang isa pa niyang kababayan na si Diogo Barbosa. Napangasawa ni Magallanes si Maria Caldera Beatriz Barbosa na anak ng ikalawang asawa ni Diogo Barbosa. Nagkaroon sila ng 2 anak na may pangalang Rodrigo de Magalhães at Carlos de Magalhães.
na parehong namatay sa murang edad. Ilang taon pagkalipas nito, namatay din ang asawa niya noong March 1522. Dahil sa mga koneksyon ng pamilya Barbosa, naipakilala si Magallanes sa mga opisyal na nangangasiwa sa paglalayag at paggagalugad na ginagawa ng mga Espanyol. Di nagtagal at nagkaroon siya ng minimiting pagkakataon na makaharap ang hari ng Espanya. Ang hari ng Espanya noong panahon na iyon ay si Haring Charles I na nooy 18 taong gulang pa lamang. Ang kanyang lolo at lola na sina Haring Ferdinand at Reyna Isabela ay mga taga-suporta rin ng paglalayag at eksplorasyon. Ang totoo, sila rin ang nagpondo sa ekspedisyon na pinangunahan ni Christopher Columbus noong 1492 para tuklasin ang mga bagong lupain sa kanluran na tinatawag nilang New World. Iminungkahi ni Magallanes at Falero sa hari ang paglalayag pakanluran para mapatunayan ang kanilang pag-aangkin na ang Spice Islands ay nasa kanlurang bahagi ng mapa ng mundo. Ang mapa ng mundo noon ay hinati sa gitna noong kasunduan sa Tordesillas at itinatakda nito na ang mga lupain at teritoryong nadiskubre na o madidiskubre pa lang ay paghahatian ng Portugal at Espanya. Lahat ng nasa kanluran ng guhit ay magiging nasa kontrol ng Espanya at lahat ng nasa silangan ay para sa Portugal. Noon kasing 15 siglo, hindi lang sa mga mahalagang metal gaya ng ginto at pilak, umiikot ang ekonomiya ng mga bansa sa Europa. Halos katumbas din ang halaga ng mga ito ang mga espesya at pampalasa. Ginagamit ito sa sinaunang Europa bilang preserbatibo o para maiimbak ng mas matagal ang mga pagkain, lalo na ang mga karne. Kaya ang mga espesyang gaya ng nutmeg, clove na tinatawag ding clavo de comer, cinnamon at black pepper o paminta ay talagang napakahalaga. Pero dahil karamihan sa mga ito ay hindi tumutubo sa Europa dahil sa kanilang klima at lupa, humahanap sila ng mga ruta para marating ang Spice Island sa pinakamabilis na paraan. Noong panahon na iyon, ang Portugal at Espanya ang nangunguna sa kompetisyong ito. Pero nagagawa pa lang ito sa pamamagitan ng paglalayag gamit ang pasilangang ruta. Wala pang Europeo ang nakapaglayag papunta rito gamit ang pakanlurang ruta. At determinado si Magallanes na mauna sa paggawa nito. Kumbinsido siya na ang ekspedisyong pangungunahan niya ay maglalayag mula sa Atlantiko patungong Timog para mahanap ang isang pinaniniwalaang strait o kipot na nasa kontinente ng Timog Amerika na tinatawag nila noong Tierra Firme. Iniharap ni Magallanes ang lahat ng kanyang mga argumento sa kabataang hari at nangako na ito ay magbibigay ng di masusukat na yaman para sa Espanya. Pagsapit ng March 22, 1518, ang kanyang mungkahi at mga plano ay nakatanggap ng suporta. Sila ang magsisilbing mga kapitan-general. Bibigyan sila ng hari ng mga barko na naglalaman ng supply para sa 2 taong biyahe. Bukod dyan, binigyan din sila ng ilang natatanging karapatan gaya ng monopolyo sa madidiskubring ruta, pagiging mga gobernador ng mga lupa at islang matatagpuan, porsyento ng kikitain sa ekspedisyon at iba pa. Si Magallanes at si Falero ay pareho ding ginawaran ni Haring Charles I ng pagkakabalyero na tinatawag na Order of Santiago. Bagaman suportado ng hari si Magallanes, may mga problema pa ring lumitaw. Halimbawa, ang mga manlalayag na Espanyol ay hindi lubhang sang-ayon sa pagsuporta ng kanilang hari sa isang ekspedisyon na pangungunahan ng isang Portuges. Lalo pa itong naantala nang ang mga may impluwensyang mga tao at opisyal sa Espanya ay talagang nakikialam at pinipigilan ang misyong ito. Nariyan din ang mga tauhan ng hari ng Portugal na galit dahil sa paglipat ni Magallanes ng kaalyado. Gumagawa rin sila ng iba't ibang paraan para hindi matuloy ang ekspedisyon. Bukod sa mga marinong Espanyol, may kaunting mga Portuges din nakasama. Pero dahil sa umiiral na hidwaan ng 2 nasyonalidad, inaasahang magiging problema ang mga ito. Isa pa, dahil sa nakikitang problema sa pag-iisip, ipinasya ni Haring Charles I na hindi isama si Falero sa paglalayag. Magkagayunman, sa kabila ng mga problema at mga paghadlang, natuloy pa rin ang inaasam-asam ni Magallanes na paglalakbay. Maging madali kaya para sa kanila na mahanap ang Molucas,